Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumulang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa sa mga pangunahin at obvious na pruweba ng buhay ay ang pagbabago. Halimbawa, ang tao, buhay ito kapag mayroong pagbabago. Nagbabago, halimbawa, ang kaniyang pangangatawan, nagbabago ng hugis, nagbabago ng bigat, nagbabago ng kulay, nagbabago ng itsura. Nagbabago ang boses niya, mas lumalaki o mas tumitinis. Nagbabago ng lakas ng pangatawan, mas lumalakas o kaya ay humihina dahil sa tumatanda. Nagbabago ng hilig, ng kilos, ng pag-uugali. Kaya naman tayo ay natataranta kapag ang isang tao ay tumitigil na o superbagal na sa pagbabago. Halimbawa, kapag ang bata ay hindi na lumalaki, hindi na lumalakas, hindi na bumibigat, o kaya magbago man ang katawan, ay hindi naman sumusunod ang isipan. Nako, may problema tayo kapag ganyan. Ganun din mga kapatid sa ating buhay pananampalataya. Ito ay buhay kapag may nangyayaring significant na mga pagbabago. That is, kapag tayo ay unti-unting lumalalim sa ating pananampalataya, sa ating relasyon, sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat in the first place, ito naman talaga ang dahilan ng ating mga ginagawa sa ngalan ng ating pananampalataya. Kaya tayo narito ngayon, nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, kaya kahit sa ating mga internet o sa social media, hindi natin pinalalampas ang ating pagdarasal talaga. Kaya tayo nagbabasa ng Biblia, gumagawa ng mabuti, nanimindigan sa tama, etc. Upang tayo ay unti-unting matulad sa ating Panginoong Hesukristo. So much so, na masabi na natin yung nasabi ni San Pablo sa Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. That in our lives of Christ, true less of us. O hindi ba yan exactly ang sinabi ni St. John the Baptist sa John 3:30? I must decrease, he must increase. Which for me is a very clear sign of spiritual maturity ng ating pananampalataya ay buhay talaga, umuunlad, yumayabong, tumitibay, gumaganda. Kumbaga, sabi nga sa 2 Corinthians, hindi na baby ang ating pananampalataya. Hindi na tayo maasa sa spiritual powdered milk or breast milk, kundi tayo ay ready na for spiritual solid food. Hindi na tayo nagsusot ng spiritual diapers. Meron na tayo mga spiritual muscles. Hindi na tayo ganun kadali matukso ng Diablo. Hindi na ganun tayo kadali mabubo ng mga pagsubok sa buhay na ito. Kasi tayo lumalim na sa ating pananampalataya kay Kristo. Unfortunately, madalas may mga tao na ini-equate ang spiritual maturity sa, sabihin na nating religious maturity. Ano yung religious maturity? Yung bang matagal ng araw-araw nagsisimba, matagal ng araw-araw nagrosaryo, matagal ng nagninilay at nagbabasa ng Biblia, matagal ng
nagnonobena, etc. Religiously, matured na. Pero hindi ibig sabihin, religiously matured ay spiritually matured. Meron akong mga nakita, araw-araw nagsisimba, napaka-reliyoso, pero parang hindi mabuting tao. On the other hand, may mga na-encounter ako na hindi reliyoso, pero wag ka, napaka-mabuting tao. Don't get me wrong, hindi ko po sinasabi na wag na tayong magdasal, wag na tayong magsimba, wag na tayong magnilay sa Biblia. Lahat ng ito ay napaka-mahalaga. Ang sinasabi ko po, yung lahat ng ginagawa natin ito ay dapat mag-lead sa atin sa isang malalim at mas solid na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating relihiyon ay dapat mag-lead sa isang matibay na relasyon sa ating Panginoon. Our religious maturity should lead to spiritual maturity. Dapat may growth. Dapat mayroong pagbabago. Kaya nga po, well, I'm glad nandito yung marami sa inyo na araw-araw nagsisimba, araw-araw nagdarasal. Kasi, pwede ko rin sigurong sabihin, kayong mga nanonood din, kayong mga nagsisimba sa social network, tayo na mga laging nagdarasal, kayo na matagal lang nagsisimba, ikaw na matagal lang madre, ako na 14 years ng pare, kumpara sa iba, dapat tayo ang mas mabuting tao. Sapagkat kung hindi, baka may problema tayo. Dito po sa Basilica, sa Rectory, meron tayong kasamang dalawang deacon, sina Reverend Bong at saka si Reverend Kim. Napaka-responsable, mababait, magagalang, sarap kasama. Tunay nga siguro yung sinasabi minsan, bagong ordina. Mukhang Kristo pa, amoy Diyos pa. Kaya kanina, habang ako'y nagpe-prepare para sa ating misa, habang sinusot ko ang aking sutana, humarap ako sa salamin. And suddenly, naisip ko at naitanong sa sarili ko, nakikita na nga kaya sa akin ng tao sa buhay ko si Kristo? Sabay inhale ng malalim, inamoy ko sarili ko, amoy Kristo pa kaya ako? Sapagkat kung ikukumpara kay Reverend Bong at Reverend Kim, baka mas marami kong naatin ang misa sa kanila. Baka mas nabasa ko na sa kanila or kumpara sa kanila ang Biblia. Baka mas marami na akong naging dasal kesa kanila. Kasi matagal na akong pare kumpara sa kanila. So dapat, mas magaan akong kasama. Dapat mas responsable ako. Dapat mas mabuti ako kesa sa kanila. Brothers and sisters, narinig po natin mga kapatid sa ating binasang ebanghelyo, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, marami pa akong gustong sabihin sa inyo, hindi nyo pa maunawaan sa ngayon. So, dapat makita po natin na mga disipulo ni Kristo na nakasama na niya, narinig na siya, nakapiling na niya, ay kailangan pang umulad din sa pananampalataya at relasyon sa kanya. Tayo pa kaya? So dapat makita po natin ito bilang isang napakagandang consolation na siya pa nga ang magbibigay sa kanila ng Espiritu Santo upang mas lumalim pa sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Sana makita natin ito bilang pagpapalakas ng loob sa atin. Kung sa tingin natin ay sa hanggang ngayon, hindi pa malalim ang ating relasyon sa Panginoon, pinagpapasensya niya tayo. Hinihintay niya tayo. Pinagtsatsagaan niya tayo, iniintindi, inuunawa niya tayo. Basta ang mahalaga, nandun ang lagi nating pag-sumikap na magbago at maging matibay ang ating pananampalataya kay Kristo. Yun lang
para sa ating Panginoon ay sapat na sa ngayon. Naisip ko nga po kanina habang nagninilay din ako, mga 25 years ago, nang tanungin ako nung pari sa seminaryo, bakit ko gusto kong pumasok ng seminaryo, sinagot ko rin yung classic na sagot na, gusto ko pong maglingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. And I realize, sigurado ko nung sagutin ko yon, parang mayabang pa. Parang iniisip ko, I'm here to do something very good for God. Kaya tanggapin niyo ako. O kaya ordinahan niyo ako. Without me realizing na ang Diyos pala ay marami ng magandang nagawa sa buhay ko mula noon hanggang ngayon. So dapat hindi ko pala sinabi, gusto kong maglingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan, na parang may yabang na ako lang ay narito para magbigay talaga ng mga mabubuting bagay para sa Panginoon. Dapat na-realize ko noon pa man, kasi ito ang realization ko ngayon, kung bakit ako nagpare at kung bakit ako nagpapatuloy sa pagkapare. Dahil gusto kong gantihan ang maraming mabubuting bagay na ginawa sa akin ng Panginoon. Ang Kanyang pangunawa, ang Kanyang pagtiyaga, ang Kanyang pag-intindi. Sapagkat sa totoo lang, yung pangako na maglingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan, hindi ko naman talaga fully at 100% ang nagampanan. Pero nandiyan siya, patuloy na nagtitiwala. Ito sana mga kapatid ang sa ating magbigay ng pag-asa, ang pagmamahal ng Diyos na laging nandiyan at hindi nag-give up sa atin talaga. At ito ang siyang maging dahilan natin upang patuloy na lumapit at kumapit sa Kanya. Amen.